ng Irina's Kitchenary Channel. I-share ko po sa inyo yung mga naramdaman ko nung nag-take ako ng Sinopharm COVID-19 vaccine. Kasi dito po sa UAE, kailangan po na talaga namin mag-pabaksin. Kasi po, kung hindi po kami magpapabaksin, hindi daw po makakapasok ng airport. Uuwi na po ako ng Pinas. So, kailangan po nila ng nakapagpabaksin ka, kailangan na complete mo at hinahanap nila yung stamp na to. So ngayon, napilitan po ako magpabaksin. Kaya po, yung first dose na nangyari, na nagpabaksin ako ng first dose noong February 8, 2021. So yung first dose ko, wala naman po akong kaibang naramdaman that time. Pero pag nag-take po kayo ng vaccine, magpipirma po kayo ng waiver doon. Meron po doon. Hindi ko kasi na-video. Meron kayong pipirmahan doon na katunayan na ano man yung mangyari, wala. Basta may waiver po na pipirmahan. Tapos after na na-vaccine na kayo, magme-message sa inyo ang MoHab. Yung MoHab po, magme-message sa inyo na katunayan na na-vaccine na kayo. Therefore, your dose of COVID-19 vaccine is administered on February 8, 2021 at Almeshar Community Majlis. Doon po ako nagpa-vaccine. And then, wala naman ako naramdaman na kakaiba. Wala naman yung sinasabi nila na namimigat yung braso kapag na-ano ng vaccine. Wala naman po akong kakaibang naramdaman. And then, kailang ano na rin, wala talaga. So, after 21 days daw, babalik. Pero ang ginawa ko nung first dose namin, uminom lang din po ako ng ginger milk at saka ng garlic milk. Yung po palaging iniinom ko. So, after nyan, before mag 21 days, kasi 21 days dapat babalik ka ng second dose. So, after ng 21, bago mag 21 days, magme-message sila ulit na kailangan, sinabi dito na, Derenaline, your second COVID vaccination dose is due after 7 days and should be taken within 1 week from the due date. Please remember to visit the nearest vaccination center on due date to complete the vaccination. So, dapat po, kapag nag 21 days na, meron pa siya na 7 days, kailangan hindi ka lalampas sa 7 days kasi kapag ka lumampas ka sa 7 days, mababaliwala yung first dose mo. Kailangan mo na naman mag-ulit. So, kailangan before na nakapag 21 days ka na, magpa second dose ka ulit. Tapos, bumalik kami doon ng March 1. Nagpa second dose kami. O, pagka-inject, ayan, magme-message ulit yung MoHab sa'yo. Kasi sabihin, Derenaline, your dose of COVID vaccine is administered on March 1, 2021 at Almeshar Majlis Community Majlis. Ayun, so ibig sabihin na complete nyo na, tapos sabihin sa'yo kapag ka nakapag-second dose ka na, sabihin na congratulations! Ayun. Pero sa mga tao po na ano, so natataka nila ng ganyan stamp. So, ano po ako talaga, honestly, takot-takot. Lahat naman tayo takot, diba? Ikaw takot ka rin, alam ko. Nakakatakot magpabaksin kasi hindi natin alam kung ano yung magiging side effect. Kasi wala naman nakakaalam, di ba po ba? So ako, may asthma ako, pero kaya takot ako magpabaksin. Pero kailangan din talaga kasi nga hindi makakauwi ng Pilipinas pag wala kami nito. So napilitan ako magpabaksin. Tapos syempre, nagpipray na lang din ako na sana walang mangyayaring masama na ganun. So trust po tayo kay God. Tapos dagdagan po natin yung pag-inom natin ng mga healthy foods, ganun. Or kahit ano lang, ako kumain yun lang. Yung ngayon, iniinom ko yung milk tsaka ginger. Tapos milk and garlic. Kasi sa panahon naman ngayon, lahat tayo naghihirap. So, yun po yung ginagawa ko. So, sa awa naman ng Diyos, wala naman akong ibang naramdaman. But the second dose, sa second dose, na unang first day, wala akong naramdaman. Pero walang pamimigat na akong nararamdaman sa braso ko or something. Wala akong naramdaman. But the second day, yun, sumakit lang yung ulo ko. Pero sabi niya nila, wag daw iinuman ng mga kung ano-ano gamot kasi parang hindi siya maganda. So ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng salompas dito na hinilot-hilot ko lang kasi nilagyan ko lang ng salompas. Then after ilang wala na rin yung sakit ng ulo ko. So hanggang ngayon,
wala naman po ako nararamdaman na kakaiba sa katawan ko dahil sa vaccine. So siguro okay naman po talaga. Pero patuloy pa rin tayong mag-ingat kasi hindi natin sigurado na hindi na talaga tayo magkaka-COVID kapag nakaka-take tayo ng 2 dose, hindi na. Pero yun pa rin po, kailangan pa rin po natin mag-ingat, maging malakas pa rin po yung katawan natin. Tapos kumain pa rin po ng mga ano. Tapos umiwas pa rin always magsuot po tayo ng mask. Tapos huwag masyadong punta ng punta sa mga party-party. Alam niyo na, saka na lang tayo mag-party-party kapag gano'n. So, yun lang po. Hanggang dun lang po. Maraming salamat po sa lahat-lahat. At huwag po tayong matakot. Magpabaksin po tayo kasi baka ito na po yung sagot para maging maayos na yung ekonomiya natin, maayos na yung buhay ng bawat tao, maging mababalik na sa dati yung ginagawa natin. Kaya, always pray lang po at rin natin to. Malalampasan din natin to. So hanggang dun lang po. Maraming salamat po. God bless! And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, okay, mag-subscribe ka na at pakilate na rin. At kung ayaw mo naman ng video na to, pakithumbs down mo na lang. Salamat! God bless! Bye!